Kung ano yung mga problem niyo dyan? Pilipino. Kayong mga doktor dyan sa Pilipinas. Hindi lahat, pero ang dami sa inyo. Walang mapili. Ang problema, no, sinasabi niya, ang dami. Ang ibig sabihin sa akin ng ang dami, pwede nanguhula lang siya eh. Kasi yung dami, wala siyang number. Sabi, hindi niya alam, hindi niya kilala. Kasi kung tama yung information niya, sasabihin niya, mga gago yung 10 doktor dyan na kilala ko, eh, sinasabi niya, ang dami, masyadong generic. So sa tingin ko, nanguhula lang siya. Nanguhula lang siya. Sa tingin ko, ha. Yun ang tingin ko, ha. Pero siyempre, sabi niya yan. Kasi kung sinabi niya yon, dapat merong number. Yung madami, gano'n ba kadami yan? Diba? Sa inyo. Walang mapili. Kaya kami at mga taong bayan, wala nang tiwala sa inyo. Walang tiwala. Oo, nag-i-insight siya ng ano, diba? Para ang inaano niya, kinukuha niya yung simpati ng mga tao para sumama sa kanya, para hindi maniwala sa mga doktor. Okay? And examine niyo yung going back, examine niyo yung sarili niyo. Nung nagkasakit pa kayo, napagaling pa kayo ng doktor, o nagtiwala din pa kayo sa doktor, sunod, sa isang run lang, mawawala ang tiwala niyo, baka hindi kayo magpatingin sa doktor, lumala ang sakit niyo, mas matindi ang ayanan niyo. No? So sa akin, ipagpatuloy niyo yung tiwala sa mga doktor. Kung hate ni Ron ang mga doktor, may isip na rin nung kayo kung ganun din ang pag-iisip niyo. Pero kung i-hate nyo ang mga doktor sa Pilipinas, nakakaawa naman kayo mga pasyente dahil hindi kayo magpapatingin ng mga doktor. Wala kayong tiwala eh. Kung may tiwala kayo sa Amerika, pwede naman. Pagpunta kayo sa Amerika, kaya teleconsult. Sige, sino maglalakas loob dito? Pumunta ng ospital ngayon. Diba? Anong karamihan sinasabi? Pag kayo may sakit, meron kayo na, punta kayo sa mga doktor. Hindi naman kailangan hospital agad, may mga clinics. Diba? Pag may emergency, punta kayo ng hospital. Ganun lang kasimple. Huwag ko kayo matakot sa doktor. Ano? Sa hospital, actually yung COVID kasi kahit saan naman pwedeng meron yan. Kaya mahirap din. Punta ka ng hospital, punta ka ng clinic. Yung pala doktor mo, career, hindi natin alam. Pwede kang mahawa. Talaga may risk po ngayon. Yung pumunta ng ospital, paglabas mo niya, abo ka na eh. By the way, mali po yun, ano? Yung sinasabi niya paglabas ng ospital ay abo. Tandaan niyo, bakit mali? Kasi paglabas niyo ng ospital, namatay kayo, bangkay kayo. Lumalabas kayo abo doon sa crematorium o kaya sa mga puninarya, sila ang nagke-cremate. So mali po sinasabi na paglabas niyo abo. Andiyo, pag-isipan din mabuti, no? Isipan niyo mabuti yun na sinabi yung paglabas sa buo. Unless yung hospital may crematorium, ano? Pero napakabihira naman yun. Pero crematorium sa hospital, so mali yun. Di ba yun ang sinasabi niyo? Ayoko magpunta sa hospital kasi paglabas ko dyan, abo na. Iba pala nagsabi mga pasyente pala. Mali yung mga pasyente na yun. Pumunta lang ako dyan para sa sipon at ubo eh. Paglabas ko, abo na ako. Di ba? Ang mga pasyente pala nagsabi, akala ko si Iron eh. Sorry. Diba? Karamihan sa inyo, karamihan sa mga Pilipino ngayon, wala nang tiwala sa mga doktor. Yun ang sabi mo. Sabi niya yun, ano, huwag kayong maniniwala. Walang tiwala. Ewan ko lang. Talaga mo wala kayong tiwala sa mga doktor? Naawa ko sa inyo kung wala kayong tiwala sa mga doktor. Sa'yo pupunta, albularyo. Ngayon, nag-get siya doktor. Pag lumala ang sakit nyo, iyak-iyak kayo sa harapan ng doktor, huli na eh. Kasi naniwala kayo na ang doktor sa mga sa Pilipinas, mga manganakaw, masama tao. Wala nang tiwala sa mga ospital kasi winasak ninyo. By the way, kanyang opinion lang yan, no? Parang ano siya eh. Nasa inyo yan, kung gusto nyo magsimpati sa kanya, or naawa ako sa inyo. Gradad ng medical profession, kadiri kayo. Kapal ng mukha ninyo, mga gago kayo. Kung pinapatama niya mga masamang doktor, tama lang yung words niya. Pero hindi niya pwedeng lahatin. Dahil ako, doktor ako, hindi man ako walang niya. Sa ating dalawa, ewan ko lang kung sino mas mabait sa atin. Basta ang masabi ko,
wala akong alam na hater sa akin dahil mabet akong tao. Sa'yo, pag-isipan mo rin, Ron, marami pang may hater sa'yo. Baka. Diba? Ikaw na makakasagot niyan. Yun ang katotohanan dito. Wag niyong pagtakpan ng isa't isa kasi alam ng lahat yung kagaguhang ginagawa ninyo. Okay. Kung mayroong ano, masamang doktor, ano, kahit mga doktor nanonood dito, hindi natin pwedeng itolerate yung kalokohan ng mga doktor. Ano. Pwede natin isumbong sa DOH o kaya sa director ng ospital. Masama yun. Ngayon, kayo, kung gusto nyo magpabakulam, nasa inyo yan, pabakulam kayo. Pero huwag nyo kaming kontrahin dahil ayaw na yung magpabakulam. Huwag nyo kaming labelan ng anti-vaxxer. Right? Kasi hindi man namin kinilalabel. Okay, anti-vaxxer siya. Dapat lang i-label kayo anti-vaxxer. Kasi anti-vaxxer, hindi naman kayo pro-vaxxer. Anong tawag sa inyo? Diba pag ayaw nyo, anti. Pag gusto nyo, pro. Ano pa gusto nyo yung label? Masakit bang ma-label na anti-vaxxer? Dapat nga matuwa kayo kasi nga nalilabel kayo ng tama. Na yun ang gusto nyo. Labelan na pro-vaxxers. Ako, pro-vaxxer. Diba? Mga pro-bakulam. Hindi kami nag-label ng ganun. In fact, wala kami pakialam kung magpabakulam kayo. Choice nyo yan. Choice nyo yan. Diba? So mga kabayan ko na ikinig ngayon, ha? I-share nyo to sa family and friends ninyo. Oh, i-share nyo to, ha? Kung sino man nakikinig po sa inyo, i-share nyo tong aking YouTube para maunawaan nyo sa inyong pag-iisip yung mga tamang gagawin nyo. I am sure sa pag-uusap namin dito, actually hindi naman nag-uusap, sa pag-video rin ako, malalaman nyo kung anong tama. Hindi kayo mapapahamak sa buhay nyo. Ako naman, sinabi ko lang yung totoo, sinabi ko rin po sa inyo na ang vaccine ay hindi. Para sa akin, ha, hindi siya 100% safe. Ibig sabihin, walang mag-react. Okay? Yun ang aking, kasi ang vaksino ay gamot. Iba-iba po ang reaksyon natin sa bawat isa sa mga gamot. So, yun lang masabi ko. Ano? O, kasi meron din nakita mga nakita na mamantal na allergy, na hilo, sumasakit ang ulo. So sa akin, mga ano yung side effects ng gamot yun. Basta wag lang siguro mamatay o magkakaroon ng sakit na grabe. Oh. Kasi how would they know? How would they have another perspective? Oo. Sa akin po, no, bilang doktor, siya po ay physical therapy, siguro dapat mas maniwala kayo sa akin. Ako doktor, eh. Ako ang may medical units. Si Ron, physical therapy na doctorate. Eh. Ibang-iba yung pinag-aralan namin sa pinag-aralan niya. Pinag-usapan natin ay bakuna at saka medicine. Niwala kayo sa akin. Kung ang pinag-usapan natin ay rehab, physical therapy, eh mas maniwala kayo kay Roel. Mas magaling yan. Kung magpapabakulam ba sila or hindi? Kung ang naririnig lang nila sa media is magpapabakulam kayo, kundi makukulong kayo, kundi di kayo... Hindi yung totoo yung makukulong. Kwentong kutsero po yun. Yung sinasabi niya na makukulong, kwentong kutsero yun ni Ron. Siguro ang pwede sabihin niya, yung makukulong sa bahay. Pero yung makukulong sa jail ng munisipyo, wala akong ganun. Hindi makakalabas sa bahay. Kundi hindi... Yun, hindi makakalabas ang bahay. Pwede. May katwiran siya doon. Hindi kayo makapag-mall. Pwede yun. Kasi nagpunta ako ng mall, inanapan ako ng pass. Wala daw pass, vaccination card. Tama yun. Pwede kayong hindi makapunta ng mall. Hindi kayong makakain restaurant. Possible yun. Possible. Totoo yun. Kung narinig nila puro yan, paano sila magkakaroon ng another perspective sa buhay kung dapat ba silang pabakulam or hindi? Tandaan ninyo, hindi pa safe at garantisado ang bakulam na to. Itong bakulam na to, nasa clinical trial pa lang. Hindi natin malalaman in the next 2 to 3 years kung ano mga... Oo, pero alam mo, no, bilang mga expert sa bakuna, okay, alam naman nila ang mga clinical practice guidelines na tinatawag na tama sa paggawa ng bakuna. Kaya ako bilang doktor, ako ay nagtitiwala sa mga bakuna, kung saan man yan galing, kasi yan ay hindi ilalabas na mayroong aim na makasakit ng tao.
Okay? Ang aim niyan is to improve the health of people. Yun lang ang sabihin ko. Kaya siguro, between the two of us, sa akin kayo maniwala. Kung ano man mangyayari sa mga nabakulam na, mamamatay ba sila, mababaog ba sila, hihina ba immune system nila? Pwede yun, ano? Tama, pwede rin. Pero kung meron niya, siguro maliit na risk. Hindi natin alam. Pero kasi ngayon, ang ano problema natin eh COVID. Nasa emergency situation tayo. Baka tamaan ka ng COVID, wala kang bakuna. Ang importante yung buhay natin ngayon, di ba? Kasi wala tayong choice, hindi naman tayo marunong gumawa ng bakuna. Kung kaya mong itaasan ng immune system mo, better yun kaysa bakuna. Ang problema, paano malaman kung maganda ang immune system mo? Lagi ba sila magkakasakit from there on out? Magiging budoy ba sila? We don't know! Di ba? In the next 2 to 3 years, hindi natin alam. Pero meron ng lumalabas ngayon. Marami ng tinamaan ngayon. Oh, marami ng tinamaan. Pero sino-sino yung ilan? Kasi alam nyo, no, sa pag-uusap ng mga doktor, kailangan ang itaas natin yung level ng pag-uusap. Be scientific tayo. Kasi mahirap tayong magsalita na walang source. Di ba sabi ko sa inyo, pag walang source, chismis. At namatay at nagkasakit na talagang after, right after bakulang, tinamaan agad. Tinamaan ng ano? Ang ano kasi dyan, maalaman yan through autopsy. Ano ba lumabas sa autopsy? Tingnan natin, natanong natin kung may na-autopsy. Baka naman meron. Ito ah, wala naman sa pala. PNP lang, ilang general lang namatay. If I'm not mistaken, 11 yata sila. Tama ba? 11 ba yung narinig ko? 11 yata sila na nabakulang. 8 na matay. 8. Bakit? Lahat ba ng ano? Lahat ba yun eh namatay eh dahil sa COVID vaccine? Alam mo, MI. O kaya sakit sa baga. 8 general sa matay o high ranking officials ng PNP na matay. Oh, hindi na sinasabi sa inyo yan. Oo nga. Sino ba yan? Kasi pinagagalingan mo yata chismis eh. Dapat sino-sinong general yun. Ayaw mo naman sabihin. Tingnan natin kung sasabihin niya. Kasi pag di niya sinabi, may nagbulong sa kanya na chismis. Tingnan natin na kung sasabihin mga pangalan. Yes, sabi sa inyo yan. Pero tanungin niyo yung mga kamag-anak niyong pulis kung totoo. Tanungin niyo. Tanungin niyo yung mga kamag-anak niyong pulis. Hindi ko tatanong. Ikaw magtanong. Ikaw ang nagmay alam eh. Dapat tinanong mo na. Dapat tinanong mo na yun para pag nasalta ka, be ready na. Dapat alam mo yung mga pangalan, kung sino-sino, kasi scientific kung usapan din. Yes. Aaminin nila sa inyo yan. Kaya mga pulis din, takot din silang magpabakulam eh. Kasi alam nila nangyari. By the way, ano, please correct me no sa mga nanonood. Ang alam ko, ang huling tanda ko sa nabat na, kung mga 95% ng mga pulis may bakuna na. 5%, ito yung meron mga comorbidities na hindi mabakunahan agad. So, ganun kataas. Pero, yun ang nadinig ko sa radyo, based sa isang spokesperson ng mga pulis. Sa mga general at mga high-ranking officials na yun eh. Alam na alam nila yung nangyari na yun. After mabakulang, patay, tigok, dead ball. Okay, kung mga digok yan, dapat makakarating yan sa DOH, ipapahunto niya mga bakuna. Eh bakit ang DOH patuloy pa rin? Diba? Meaning, hindi naniniwala ang taga DOH na dahil sa bakuna namatay. Ano pa bang gusto sabihin ko doon? Di ba? Ang gusto kong sabihin dito, mas maniwala kayo sa akin, ano? Kasi ako ang doktor. Hindi natin malalaman na next 2-3 years ko anong mangyayari. Possible yan. Correct din siya. Meron siyang point doon. So, hindi ba maganda mag-ingat tayo? Mag-ingat tayo. Correct yun. In the next 2-3 years, obserbahan muna natin. Ano ba mangyayari sa mga tao nagpabakulam? Okay. Ang problema kasi dyan, maghintay ka ng 3 years o 5 years o 10 years, ano kung next year magkaroon ka ng severe COVID? Nasa inyo yung decision yun, ano? Nasa inyo yun. Nasa inyo po yun. Ay, hindi ko kayo pwedeng pilitin na magpabakuna. Bago tayo sumuob dyan, bago tayo pumasok dyan, di ba? Bago tayo pumasok sa isang sitwasyon na hindi tayo sigurado, maganda siguro mag-ingat tayo at siguraduhin muna natin.
i-share niyo to sa family and friends niyo para magkaroon sila ng another perspective. Ano ba tong bago sinasabi ni Doc Ron? Ano ba tong another idea na sinasabi ni Doc Ron na dapat kong pag-isipan? Okay. Kailangan ba medical? By the way, ganito, no? Kung meron kayong gustong puntahan, yung pinaka highest form of organization sa mga buong mundo, yung mga medical organization, yung WHO, doon kayo pumunta. Hindi ko man sinasabi maniwala kayo sa akin, maniwala kayo doon. Okay, pumunta kayo sa WHO na website, WHO, nandun po yung mga information, yun naman ay mga na-research. Yun ang magandang information.